Ito na. Ayan po. Ngayon dito. Ayan. Ang cemetery. Mga hindi naman daw basta-basta itong coffin o na ang taong namatay ay mga katutubong matataas na tao. Kaya tayo. Bayanihan system. Ang bayanihan system is a helping one another system. So, libre po siya, wala po siyang bayad. Pati sa paghukay, pati sa paglibeng, wala pong mababayaran. Kahit dito po sa cemetery natin, wala pong mababayaran. Maliban po sa last Holy Communion ng patay. Diba? Maisimba siya. Kaya yung alms natin doon sa church, yan po yung pupunta sa, papasok sa church. And libre po siya. Hindi kami, hindi siya nang hihingi ng bayad dito. Hindi kagaya sa ibang lugar na kung hindi mo i-renew yung puntod, tatagalin yung buto, papalitan, di ba? Pero dito, pag nakalagay ka na dito, forever na siya. And kung gusto mong 6 feet under the ground, dito po sa on the center. Pero kung gusto mo yung panchong, mga ganito, tignan, maghanap ka dito sa surroundings. Ganun po dito sa amin. And during All Saints Day, ito po yung pinupuntahan ng karamihang mga turista. Kasi gusto nila na makita yung ginagawa namin sa pag-ano sa during All Saints Day. Nawala pa yung hat ko. Papunta na kami dun. Ito na kami sa hangin coffin. Ayan. Pababa pa ng pababa. Dun kami galing. Ito na lang. Oh, haba pa. Ah, malapit na. Malapit na yung hanging coffin. Kahirap. But adventure. Exploring the hanging coffin. Cemetery. Almost. Uy, akyat pa sa taas pa pala. May akyatan pala. Ito lang, ma'am. Kala ko dito na. May mga binaburyal din doon. Ah, dati? Mga, ano, noon? So, meron pa rin. Mm. Ah, pero hindi na ginagawa. Ah, hindi na? Hindi na pinapaktis. Pero, nasa may cemetery. Halimbawa ngayon, pag may, wag naman sana. Kung may mawala. Mawala na ano? Mamatay. Hindi na dito? Ay, hindi na po. Doon na sa cemetery. Ah, okay. Last week. Early in the morning, ihahanda ko yung pabao. Gumagamit po sila. Gamit mo na lang mamaya pag sige. Dito na kami sa platform ng kabaong lang po yung lalagay dyan. Wala pa pong bangkay. So, afternoon naman. Wow. Ito na. So, take pictures muna and then let's listen to the guide later. Okay. Ayan. Okay, observe. And then, ito na po kami. May huling the last burial is 2010 daw. Then after, wala na. Pag may namatay na ngayon, ililibing na sa simenteryo. Wait lang parang lahat my cross my kuan. Yan po yung mga tinatanong ninyo siguro. Dito po sa amin kaya may nakaupit doon. Sa amin kasi mga igorots, we have our igorot names. If the a mother gives birth, if the umbilical cord is dropped,
And that's the time they will give the names of our from our ancestors. Mm-hmm. Like for me, for example, I am Edna in Christianity and in registered name, but in Igorot name I'm Agnep and also Inan Binwang, because I gave to a baby boy and we named it Binwang. Mm. That is the explanation of that. Of the name written over there. Mm. And the cross, kaya pala. Ibig sabihin, the cross, we were pagans but we were Christianized. We were baptized. So those are all Christians. And the chair, yan po yung pag-uupuan nila. They are going to let, if somebody died, we will not, if he died there on the hospital, it was declared by a doctor, right? But when we will bring it home, it is not dead because they are going to lie him there on the floor or on the bed covering with the blanket, so he is sick until the old man will let him sit on that chair. That's the time that is the starting of the vigil, the lamay. Lalamayan po siya one day, one night. And do you ano po